Ang ina ang tinatawag na ilaw ng tahanan dahil siya ang nagsisilbing ilaw na gumagabay sa kanyang mga anak. Siya ang nag-aaruga at nagtuturo ng magandang asal, malaking parte ng ating pagkatao sa kasalukuyan ang ating mga nanay dahil sila ang humubog sa atin noong tayo ay bata pa lamang. Tunay na hindi natin mapipili ang ating magiging nanay, ngunit paano kung mapunta ang isang anak sa isang ina na tila walang pagmamahal sa kanyang mga anak? Isang ina na ang tingin sa kanyang mga anak ay pahirap sa buhay nito. Isang ina na ang turing sa kanyang anak ay bagay na pwedeng pagkakitaan niya. Mamahalin at tatanggapin pa rin kaya ng isang anak ang ganong klase ng ina? Dear Papa Dudut, ang pagpapadala ng aking kwento sa inyo ay hindi naging madali para sa akin. Habang isinusulat ko kasi ito ay hindi ko maiwasan na muling maramdaman ang sakit at trauma na noon ay aking naranasan dahil sa sarili kong nanay. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Yasmine. Hindi naman sa pagbubuhat ng sariling bangko. Bata pa lamang ako ay marami na ang nagsasabing maganda ako. Mestiza, dark brown ang buhok at kulay green ang mata. Anak ako ng nanay ko sa isang Canadian na naging customer niya noon sa club. Prostitute doon ang nanay ko noong kabataan pa niya. Sa pagkakaalam ko ay sinadya ng nanay ko na magpabuntis sa foreigner dahil naniniwala siya na magiging maganda ang kalalabasan ng anak niya rito. Tatlo kaming magkakapatid at ako ang panganay. Iba at malayo ang itsura ko sa mga kapatid ko na parehas na babae. Pilipino kasi ang tatay nila, Papa Dudut, nang ipanganak ng nanay kong si Cora ang aming bunso. Ay iniwanan na siya ng kanyang kinakasama. May kinasama na kasi itong iba. Nasaksihan ko ang pag-iyak at paglalasing ng nanay ko dahil sa pangyayaring yon sa buhay niya. Napilitan ang nanay ko na bumalik sa trabaho niya noon dahil sa wala siyang ibang alam na trabaho, kundi ang magbenta ng laman. At dahil sa palagi siyang wala sa bahay ay hindi kami naging malapit sa kanya. Tapos ay palagi pa siyang nakabulyaw sa aming lahat dahil kung wala raw kami ay hindi siya mahihirapan ng ganoon. Nag-aaral ako ng high school noon nang maranasan ko ang mabuli kasi mukha akong foreigner. Ang tingin yata nila sa akin ay alien kasi ibang itsura ko sa karamihan. Bukod doon ay tinutukso din nila ako tungkol sa trabaho ng aking nanay. Yasmine, nakita raw ni Dave yung nanay mo sa labas ng club sa bayan. Nagpapa-pick up sa mga lalaki. Pokpok bang nanay mo? Nakakalokong tanong ni Thea. Siya yung muse sa aming klase at pasimuno ng pambubuli sa akin. Hindi totoo yan, pagtatanggi ko. E di parang sinabi mong sinungalin si Dave, ang sabi pa ni Thea. Sa lakas ng boses niya, halos lahat ng kaklase namin na nasa classroom ay dinig ang sinabi niya. Tinawag ni Thea si Dave para patotohanan ang sinabi niyang pokpok ang nanay ko. Iginit naman ni Dave na nakita nga niya ang nanay ko at doon na nila ako inumpisahan at uksuhin. Ang tanda-tanda na raw ng nanay ko pero pokpok pa rin. Nasa 40 years old na ang nanay ko ng panahon na yon, Papa Dudut. Ang sabi pa nila, galing sa maruming pera ang pinangkakain namin. Baka raw maging kagaya rin ako ng nanay ko na pokpok at kung ano-ano pang mga masasakit na salita ang sinasabi nila. Umuwi akong namumugto ang mga mata mula sa school. Sa hapunan ay kinausap ko si Mama Cora. Ma, pwede bang mag-iba ka na lang ng trabaho mo? Nahihiya kong sabi sa kanya. At bakit mo naman ako pinag-iiba ng trabaho, Yasmine? Alam mo ba kung gaano kahirap maghanap ng trabaho ang kagaya kong second year high school lang ang natapos? May halong inis niyang tugon. Marunong naman po kayong mag-makeup at mag-ayos ng buhok eh.
ang daming parlor sa bayan, mama. Sigurado ako na matatanggap kayo kasi magaling kayo, ang sabi ko. Magkano lang ang sasahurin ko sa ganun? Sa tingin mo ay kakasya ang maliit na sahod sa ating apat? Nag-aaral pa kayo at nagbabayad ng bills kada buwan? Ikaw nga eh magtigil dyan sa mga suggestions mo sa akin? Na walang kasaysay-saysay? Bulyaw ni Mama Cora sa akin. Mama, tinutokso po kasi nila ako sa school. Pokpok raw po ang nanay ko. Pigil ang iyakong pag-amin sa kanya. Eh, pokpok naman talaga ako eh. Ikinakahiya mo ba ako? Sa tingin mo ba kung hindi ako ganito ay mabubuhay kayong tatlo? Baka matagal nang dilat ang mga mata ninyo sa gutom kung hindi ako nagpopokpok. Saka bakit nagpapaapekto ka sa mga kaklase mo? Sila ba nagpapalamon sa'yo? Galit niyang sabi, Papa Dudut. Nang dahil sa mga naging sagot ni Mama Cora sa akin ay doon ko na-realize na wala talaga siyang balak na iwanan ang trabaho niya. Gusto ko man na pilitin pa siya ay natakot na rin ako. Kahit kasi dalagita na ako ay pinapalo pa rin niya ako. Lahat kaming tatlong magkakapatid ay nakakatanggap ng hagupit ng walis tambo o hanger kapag nagagalit siya sa amin. Sa kabila ng lahat ay mahal na mahal ko ang nanay ko, Papa Dudut. Hindi ko kinakalimutan na siya ang nagdala sa akin ng 9 na buwan sa loob ng tiyan niya. Siya rin ang nagpalaki, nag-alaga at nagpaaral sa akin. Mahal na mahal ko siya kahit hindi ko nararamdaman na mahal niya kaming magkakapatid. Nagpatuloy ang pambubuli sa akin sa school at halos araw-araw yung nangyayari. At hindi ako nag-attempt na magsumbong sa teacher namin. Ang ginawa ko ay tumahimik na lamang ako at umalis kapag nag-umpisa na si Thea na tuksohin ako. Ako na lamang ang umiiwas para hindi magkaroon ng gulo. Ayoko naman na lumaban sa kanya kasi marami sila. Mag-isa lamang ako at wala akong kalaban-laban sa kanila, Papa Dudut. Si Mama sana ang pwede kong pagsumbungan pero sa akin pa siya nagagalit imbes sa mga nambubuli sa akin. Balat sibuyas daw ako. Dapat daw ay masanay na ako sa ganong panunukso kasi nakadikit na yon sa pagkatao ko na pokpok ang nanay niya. Hindi naman ako pwedeng mag-open sa mga nakababata kong kapatid dahil mga bata pa sila. Pareha silang nasa elementary at isang grade 4 at grade 6. Minsan ay merong nanligaw sa akin, Papa Dudut. Si Paul, 4th year high school rin siya kagaya ko. Pero nasa kabilang section. Iyon ang unang beses na may nanligaw sa akin kaya tuwang-tuwa ako sa atensyon na ibinibigay niya sa akin. Nagpapadala siya ng love letter sa akin, bulaklak at isang beses ay stuffed toy. Sinagot ko si Paul makalipas ang isang buwan niyang panliligaw. Ang totoo ay hindi ko alam kung totoong pagmamahal ba ang nararamdaman ko sa kanya. Basta alam kong kinikilig ako kay Paul at nagwagwapuhan ako sa kanya. Isa pang dahilan kaya ko siya sinagot ay feeling ko ay meron na akong magiging kakampi at tagapagtanggol laban sa mga nambubuli sa akin. Ganon kasi yung napapanood ko sa mga pelikula at teleserye. Pinoprotektahan ng boyfriend ang girlfriend nila. Mabait na boyfriend si Paul at simula nang maging kami ay hindi na ako masyadong tinutukso ni Thea. Natatakot na siguro sila kasi palagi kong kasama si Paul. Hindi ko alam kung paano nalaman ni Mama Cora ang pagkakaroon ko ng boyfriend. Ayoko na sanang malaman niya yon dahil hindi ko alam ang magiging reaksyon niya. Ang landi mo rin, no? Hindi ka pa nga tapos ng high school ay magsyosyota ka na? Yan ang inaatupag mo? Kapag ikaw nabuntis ng lalaking yon, tingnan natin kung hindi ka lumuha ng dugo. Sigaw sa akin ni Mama Cora. Hindi naman po ako magpapabuntis. Mabait po si Paul. Saka wala po sa isip namin ang gawin ang iniisip mo, Mama. Pangangatwiran ko.
Pinipilit mo pa yung kalandian mo, Yasmine? Pare-pareho lang ang mga lalaki. Kahit anong edad ay iisa ang gusto niyan sa ating mga babae. Hindi ka ba ba naniniwala sa akin? Eh ang dami ko nakikilalang iba't ibang lalaki gabi-gabi at iisa lang ang gusto nila sa akin. Litanya ni Mama Cora. Pero bahala ka sa buhay mo. Kapag nabuntis ka ng lalaking walang trabaho, huwag kang sisiksik sa pamamahay ko ha. Lalayas ka. Patuloy niyang sabi. Papa Dudut, hindi ko pinakinggan si Mama Cora. Iniisip ko na ayaw niya akong maging masaya kaya tutol siya na makipag-boyfriend ako. Sa ikalawang buwan ng relasyon namin ni Paul ay inaya niya akong mag-date. Kumain kami sa isang fast food sa bayan at pagkatapos ay dinala niya ako sa bahay nila. Tuwang-tuwa pa ako noon kasi ang akala ko ay ipapakilala niya ako sa pamilya niya pero hindi pala. Wala palang lahat ng kasama niya sa bahay at may pinuntahan na outing. Nagpaiwan daw talaga siya para masolo namin ang bahay nila. Kinakabahan ako nang pumasok kami sa kwarto niya, Papa Dudut. Nang tanungin ko siya kung ano ang gagawin namin ay sinabi niya na magsisex daw kami. Natakot ako, Papa Dudut, sa gustong mangyari ni Paul. Nang makita niya ako nag-aalinlangan ay doon na niya sinabi ang gasgas na linya na kung mahal ko raw siya ay pagbibigyan ko siya. Kapag daw nabuntis ako ay pananagutan niya ako. Naalala ko ang sinabi ni Mama Cora na palalayasin niya ako kapag nabuntis ako. Kaya kahit na alam ko na madidisappoint si Paul sa akin ay umalis ako sa bahay nila. Nang sumunod na araw sa school ay napansin ko na malamig ang pakikitungo ni Paul sa akin. Wala siyang gana ang kausap ako at palaging gumagawa ng excuse para hindi kami magkita. Sa paglipas ng mga araw ay tuluyan na niya akong hindi pinansin at kinausap. Nalaman ko na lamang na may bago na siyang nililigawan. Kaya kahit na wala kaming official na breakup ay tinanggap ko na lamang na break na kami. After ng paghihiwalay namin ni Paul ay kumalad pa sa school na tinikman lang daw ako ni Paul. Ang landi ko raw kasi hinayaan kong may mangyari sa amin ni Paul kahit na bata pa kami. Hindi ko alam kung saan ang galing ang balitang yon, Papa Dudut, na walang katotohanan. Pero may hinala ako na si Paul yon. Siguro ay nainsulto siya nang tanggihan ko siya kaya gumanti siya sa akin. Hindi ko na rin alam kung sino pa ang nagpakalat ng kasinungalingan na yon. Hinayaan ko na lamang ang lahat na sabihin ang totoo nilang sasabihin. Inisip ko na kapag napagod sila ay titigil din sila. Kumusta na kayo ng boyfriend mo? Yasmine, balita ko ay hiwalay na kayo. May kaklase mo na lumapit sa akin kagabi. At ang chinismi sa akin, sabi ni Mama Cora sa akin habang naglalaba ako isang umaga. Wala na po kaming mama, tugon ko. Eh bakit kayo nagbreak? Akala ko ba eh, mahal mo? Tanong pa niya, Papa Dudut. Hindi po kasi ako pumayag sa kanya na may mangyari sa amin. Na-disappoint po siguro sa akin kaya hiniwalayan ako, matapat kong sabi. Tinawanan ako ni Mama Cora, di naniwala ka na sa sinasabi ko na iisa lang ang gusto ng mga lalaki na yan. Yan ang napapalabo sa kalandian mo. Aniya sabay sindi ng sigarilyo. Eh bakit po kayo? Ang dami niyong lalaki, iba-iba pa. Halos sa gabi-gabi ay may lalaki kayong nakakasiping. Kung malandi ako, sa inyo pala ako nagmana, ang sabi ko. Malamang, sa akin ka nagmana. Nanay mo ako eh. Saka kung magpapawasa ka, siguraduhin mo na magkakapera ka. Kagaya ng ginagawa ko. Hindi yung estudyante ang umaasa pa sa mga magulang. Gamitin mo ang utak mo ha. Sayang ang ganda mo. Yasmine, gawin mong puhunan yan. Ang wika pa ni Mama Cora. Ano pong ibig niyong sabihin sa gagawing puhunan? Walang ideya kong tanong. Basta malalaman mo rin ang ibig kong sabihin. Pag hiningi ng pagkakataon,
Ano pa ba ang bagsak mo kundi kagaya ko rin? Aniya pa. Hindi ko pa masyadong naintindihan ang ibig sabihin ng nanay ko sa mga sinabi niyang yon, Papa Dudut. Hindi ko rin maintindihan kung bakit imbes na i-comfort niya ako o bigyan ng maayos na payo ay pinagtawanan pa niya ako. Malayong malayo siya sa mga nanay na mapagmahal at dinadamayan ng anak nila. Kapag malungkot lalo na kapag bigo sa pag-ibig. Minsan nga iniisip ko na sana ay pinilit kong maging close sa kanya noong bata pa ako. Para hindi ganoon ang turingan namin nang magdalaga na ako. Dumating ang araw na napansin ko na palaging mainit ang ulo ng nanay ko, Papa Dudut. Palagi siyang umuwi sa bahay na busangot ang mukha niya at kaunting mali lang ng dalawa kong kapatid ay nakasinghal siya sa mga ito o kaya ay papaluin niya kaagad. Nararamdaman ko na meron siyang problema pero hindi niya sinasabi sa akin. Hanggang sa bigla niyang ibinenta ang TV namin. Sumunod ang mga damit niya. Ang hula ko ay kinakapos na siya ng pera kaya niya yung ginawa. Kaya isang gabi para malaman ko kung ano ba talaga ang problema niya ay sinundan ko siya sa club. Nakita ko ang nanay ko sa harapan ng club kung saan siya nagtatrabaho. Halos hindi na siya nakikilala sa kapal ng makeup na meron siya. At sobrang sexy ng suot niyang damit. Hula ko ay kanina pa siyang nakatayo doon dahil maya't maya ang pagmasahe niya sa kanyang binti. Kapag may nakikita siyang lalaking dadaan ay hinaharang niya ito at kinakausap. Ilan lalaki na ang kinausap ni Mama Cora pero lahat ay umaalis. Nang isang may edad na lalaki ang napansin ko na medyo matagal na niyang kausap ay naisipan kong mas lumapit pa para marinig ko ang kanilang pinag-uusapan. Wala ka bang maibibigay sa akin na mas bata? Ang tanda mo na eh. Turan ng lalaki kay Mama Cora. Boss, kahit matanda na ako ay malakas pa rin ang stamina ko. Daig ko pa ang mga 20 years old pag mamalaki pa ng nanay ko. Hindi performance ang habol ko kundi yung ganda at sexy. Pasensya na ha, pero pasa ko sa'yo. Akala ko kasi ay bugaw ka kaya lumapit ako sa'yo. Turan pa ng lalaki. Doon na nagalit ang nanay ko, Papa Dudut. Hoy, makapagsalita ka sa akin ang matanda eh. Ikaw nga itong mas mukhang matanda sa akin. Saka ang kapal ng mukha mong mag-request ng bata. Sa pangit mong yan, kahit magbayad ka ng malaki ay walang papatol sa'yo. Galit na sigaw ng nanay ko sa lalaki. Biglang sinuntok ng lalaki ang nguso ng nanay ko kaya napalugmok siya. Nang magkisigaw siya ay tumakbo ang lalaki. Lumabas na ako sa pinagtataguan ko at nilapitan ko si Mama Cora. Abot langit ang kaba ko nang makita ko na dumudugo ang bunganga niya. Nagulat naman siya nang makita ko. Alam ko magagalit siya sa akin dahil ayaw niya na pinupuntahan namin siya sa club lalo na kapag nagtatrabaho siya. Anong ginagawa mo rito, Yasmine? Umuwi ka na, alis. Pagtataboy niya sa akin. Mas kailangan mong pumunta sa ospital o kaya sa pulis. Ipapakulong natin yung lalaking sumuntok sa iyo. Nag-aalala kong sambit. OA mo? Pumutok lang ang labi ko. Saka anong pulis? Hindi ako tutulungan ng mga pulis. Uhulihin pa ako ng mga yon kasi malalaman nilang pokpok ako. Ang sabi ko sa nanay ko. Sabi ko na sa iyo eh. Eh magbago ka na ng trabaho mo. Matanda ka na para sa ganitong trabaho, Mama. Ang turan ko. Isa ka pa? At sino magkatrabaho sa atin? Sino ang papalit sa trabaho kong ito, ikaw? Nanlalaki ang mata niyang tanong. Hindi ako nakapagsalita dahil alam ko sa sarili ko na hindi ako papasok sa ganong klase ng trabaho. Ayoko na matulad sa nanay ko. Hindi ko pinangarap na gabi-gabi akong manghihila ng lalaki sa kalsada para i-offer ang aking sarili. Umuwi na lamang ako kahit nag-aalala ako kay Mama Cora. Tinakot niya ako na kapag hindi pa ako umuwi ay sasaktan niya ako. Kahit nasa pampublikong lugar kami ng gabing yon.
Pinatulog ko na lamang ang dalawa kong kapatid. Sa salas lang kami natutulog na magkakapatid. Nilalataga namin ang sahig ng kutsyon para hindi nalalamigan ang aming mga likod. Hindi kasi kami kasya sa kama sa nag-iisang kwarto, Papa Dudut. Si Mama Cora ang mag-isang natutulog doon. Wala yung pinto, Papa Dudut. Manipis na kurtina lamang ang nagsisilbing harang sa papasok sa kwartong yon. Nagising ako ng bandang alas dos ng madaling araw dahil sa ingay ng pagbubukas ng pinto namin, Papa Dudut. Narinig ko ang paghagik-hik ni Mama Cora na parang kinikiliti siya sa singit. Kahit patay ang ilaw ay nakikita ko sa dilim na may kasamang lalaki ang nanay namin, Papa Dudut. Magkayakap sila at parang naghahalikan pa. Mama, sino yung kasama mo? Inaantok kong tanong. Yasmine, bakit gising ka pa? Matulog ka na ulit. Huwag mo kaming papansinin, diyan ka lang, pasinghal niyang sabi. Sinunod ko ang sinabi niya, Papa Dudut, kahit parang kinakabahan ako para sa amin kasi may kasamang ibang lalaki si Mama Cora na dinala pa niya sa bahay ay hinayaan ko na lamang, Papa Dudut. Pumasok sila sa kwarto at maya-maya ay kung ano-ano na ang narinig kong ingay na nililigha ng nanay namin at ng lalaki niya. Tinakpan ko na lamang ng una ng tenga ko upang kahit papaano ay mabawasan ang ingay na aking naririnig. Nang lumipas ang ilang minuto ay tumahimik na sa kwarto. Narinig ko na nagbibigay ng presyo si Mama Cora sa lalaki at tinatawaran yon ng lalaki kasi may edad na raw ang nanay ko. Hanggang sa magkasundo na sila sa presyo. Nagtulog-tulugan ako at kahit nakapikit ako ay alam kong binuksan ang ilaw dahil nakakainom yung lalaki. Ang ganda ng isang yan ah, tisaya at makinis. Narinig kong turan pa ng lalaki. Alam ko na akong tinutukoy niya dahil ako lang ang tisay sa aming magkakapatid. Gago ka panganay ko yan, saway ni nanay sa lalaki. May kilala akong mayamang matanda na mahilig sa ganyang pitit at mabuti. Magugustuhan niyang anak mo, panigurado. Pag-aagawan pa yan at kikita ka ng malaking malaki. Sandali at pipicturean ko ha, ang sabi pa ng lalaki. Hindi ko alam kung napicturean ba ako ng lalaki kasi nakapikit ako, Papa Dudut. Pero pinalis na rin siya kaagad ni Mama Cora. Nang mga sumunod na araw ay kinausap ko ang nanay namin tungkol sa pagdadala niya ng customer sa bahay. Unang beses niya kasi ang ginawa yon at nakakabahala yon para sa akin. Nagalit pa siya sa akin kasi nakikialam daw ako sa kanya. Bahay naman niya yon. Nang sabihin ko na nag-aalala ako, Papa Dudut, para sa mga nakababata kong kapatid dahil baka masamang tawang madala niya ay sinabi niya na wala naman daw nangyari sa amin. Ano niya pa ay ibinulsa na lamang niya ang ipambabayad sa motel ng lalaking yon para may pandagdag sa kita niya. Kaya sa bahay na lang niya dinala. Mabuting araw at nagkaroon siya ng customer kagabi kahit na isa kasi ilang araw na palang wala siyang customer. Doon ko nalaman ang dahilan kung bakit nagbebenta si Mama Cora ng mga gamit namin sa bahay. Ang dahilan pala ay ilang gabi na siyang walang kinikitang pera. At dahil talagang kapos na kami, ay isang desisyon ang binitawan ni Mama Cora. Kailangan daw na may isa sa aming mga kapatid ang huminto sa pag-aaral. Ako ang pinili niyang tumigil sa pagpasok sa school. Tutal daw ay malaki na ako ay pwede na akong maghanap buhay para matulungan siya sa mga gastusin. Para daw mapakinabangan na niya ako at hindi puro pagpapahirap ang nakukuha niya sa akin. Gusto ko sanang tumutol, Papa Dudut. Gusto kong ipagpilitan sa nanay ko na kahit patapusin niya lamang ako ng high school pero naisip ko ang mga nakababata kong kapatid. Kung isa sa kanilang hihinto ay baka siya ang pagtrabahuhin ni Mama Cora. Hindi ko kayang makita na isa sa kanila ang magpapakahirap magtrabaho habang ako ay nag-aaral. Hindi yon kaya ng konsensya ko, Papa Dudut.
Labagman sa kalooban ko ay pumayag ako sa pagpapatigil ni Mama Cora sa aking pag-aaral. Ipinasok niya ako bilang dishwasher at kung minsan ay waitress sa club. Naranasan kong mabastos doon ang ilang lasing na customer sa tuwing nagsiserve ako ng pagkain o kumukuha ng order nila. Hindi pa ako komportable sa sobrang ikling shorts na suot ko kapag nagwe-waitress ako doon, Papa Dudut. Nagsumbong ako kay Mama Cora pero nagalit pa siya sa akin. Hawak lang naman daw pala ang ginawa sa akin kung maka-arte ako ay para daw na ibinigay ko ng lahat sa mga lasing na yon. Ang nangyayari tuloy ay iniiyak ko na lamang sa CR ng club kapag ako ay nababastos. Hindi na ako nag-attempt na magsumbong sa nanay ko kasi nagagalit siya sa akin. Isang gabi habang abala ako sa paghuhugas ng mga pinggan sa kitchen ay nilapitan ako ni Mama Cora. Iwanan ko raw muna ang ginagawa ko at sumama ako sa kanya. Kahit na wala akong ideya sa pagdadalhan niya sa akin ay sumama pa rin ako. Dinala niya ako sa backstage kung saan ay naroon ang ibang dancer ng club na nag-aayos ng kanilang sarili. Pinaupo ako ng nanay ko sa harapan ng isang salamin at inumpisahan niya akong ayusan. Pinagbihis niya rin ako ng napaka-sexy na damit at halos wala nang itago sa aking katawan. Mama, bakit kailangan ko mag-ayos ng ganito? Anong gagawin ko? Kinakabahan kong tanong habang hinila niya ako palabas ng backstage. Huwag ka na magtanong basta sumama ka sa akin, ang turan pa niya. Huminto kami sa tapat ng pinto na nag-iisang VIP room sa club. Check muna ni Mama Cora kung maayos pa ang itsura ko. Gumiti ka ha, huwag kang sumimangot, pag-uutos pa niya sa akin. Ano po ba talaga ang gagawin natin? Tanong ko ulit. Pagpasok natin sa loob ha, wala kang ibang gagawin kundi ang tumayo. Hindi ka pwedeng magsalita ng kahit na ano. Huwag mo kong ipapahiya, Yasmine, ha? Ang ilagay mo sa utak mo ay ang mga kapatid mo. Magugutom sila kapag hindi mo ito ginawa. Wika ni Mama Cora at tuluyan na kaming pumasok sa VIP room. May limang lalaki sa loob na nakaupo sa couch. Lahat sila ay may edad na. Siguro ay nasa 50s at 60s, mukhang mayayaman. Naroon din ang babaeng may-ari ng club. Pinatayo ako ng nanay ko sa harapan ng mga lalaki. Kung tingnan nila ako ay para ba akong isang isda na nasa aquarium na pinag-iisipan nilang bilhin. Tumabi sa akin ang may-ari ng club na papangalanan ko na lamang na Carla. Ipinakilala niya ako sa mga lalaki habang si Mama Cora ay nasa isang sulok at nanonood. Pinaikot pa nila ako at nakaramdam ako ng hindi maganda, Papa Dudut. Tila alam ko na ang dahilan kung bakit ako naroon. Panay ang sulyap ko kay Mama Cora at hindi maipintang mukha ko sa takot. Nagpapasaklolo ako sa kanya pero pinanlalakihan niya lamang ako ng mata na parabang sinasabi niya na umayos ako. Ibinida ako ni Carla sa mga lalaki. Sinabi niya na batang bata ako at kahit kailan ay hindi pa nagkaroon ng boyfriend. Inosente raw ako. Sinabi pa niya na may lahi akong Canadian. Nakita ko ang pagnanasa ng limang lalaki habang pinapasadahan ako ng tingin. Siguro naman ay hindi bababa sa 10,000 pesos ang ipepresyo natin dito kay Yasmine, ang sabi ni Carla sabay akbay sa akin. Muli akong tumingin sa nanay ko. Mama, ayoko po. Umiiling at naiiyak kong sabi. Umaasa pa rin ako na magbabago ang isip niya at aalisin niya ako sa kwarto na yon pero nabigo ako, Papa Dudut. Lumapit nga siya pero para bulungan ako na umayos. Sasaktan daw niya ako kapag ipinahiya ko siya. May paunang bayad na raw ang limang lalaki kaya kapag umatras ako ay magiging bato pa ang pera. Umpisahan na po natin ang auction, tanong ni Carla sa mga lalaki. Ang unang lalaki ay nagpresyo kaagad ng 20,000 pesos. Ang sumunod ay 25,000 pesos. Hanggang sa nagpataasan sila ng nagpataasan. Nang sandaling yon ay napakaliit ng tingin ko sa aking sarili, Papa Dudut.
Ganun ba talaga kababa ang pagkatao ko? Kayang-kaya nang bilhin ang pera. Umabot sa 60,000 ang huling nagpresyo sa akin. Siya yung matandang lalaki na medyo mataba at matangkad. Marami siyang suot na alahas na yari sa ginto. Matapos yon ay nagbayad na siya kay Carla at iniwanan na nila akong lahat kasama ang lalaking yon, Papa Dudut. Takot na ako kasi alam ko na kahit ano ang gawin ng lalaking yon sa akin ay hindi ako maaaring pumalag o tumanggi. Bayad na niya ako para sa gabing yon. Nagpakilala ang lalaki na si Ben at inaya niya akong tumabi sa kanya. Pinainom niya ako ng alak at nang medyo malasing na ako ay umalis na kami sa club. Isinakay niya ako sa sasakyan niya at dinala niya ako sa isang hotel. Nagawa niya akong isama sa pag-check-in kahit na minor de edad pa ako ng panahon na yon. Hindi ko alam kung kilala ba siya sa hotel na yon o nagbayad siya. Dahil sa lasing ako ng gabing yon ay hindi ko na nagawang manlaban, Papa Dudut. Nagtagumpay ang matandang lalaki para kunin ang aking pagkabirhen at pagkababae. Hindi sana mangyayari yon kung hindi ako parang istang ibinenta ng sarili kong ina. Yun ang simula para maging kagaya na ako ng mama Cora ko, Papa Dudut, na ibinibenta ang katawan para kumita ng pera. Huminto na ang nanay ko sa pagiging pokpok dahil siya na ang nagbebenta sa akin sa mga lalaki na gusto ng panandali ang aliw. Kumbaga ay siya na ang nagbubugaw sa akin. Siya ang nakikipag-negosasyon sa mga posible kong maging customer. Inalis na rin niya ako sa club para mas solo namin ang kinikita ko. Kapag doon kasi ay meron pang porsyento ang may-ari. Tuwang-tuwa siya kasi malaki akong kumita. Hindi na namin pinoproblema ang pera nang dahil sa akin. Tinanggap ko nang babagsak din ako sa ganong trabaho, Papa Dudut. Unti-unti nasanay na ako. Nawala na ang pagpapahalaga ko sa aking pagkatao at pagkababae. Pero dahil hindi ko pinangarap na maging pokpok habang buhay, ay kinausap ko si Mama Cora na hindi na ako tatanggi sa pinapagawa niya sa akin pero pag-aralin niya ulit ako. Pumayag naman siya. Kahit mahirap dahil sa umaga ay nag-aaral ako at sa gabi ay meron akong customer ay kinaya ko. Kahit na wala na akong halos tulog ay tiniis ko yon. Kasi ayoko maging kagaya ng nanay ko na tumanda na sa ganong uri ng trabaho. Simula nang sumabak ako sa ganong pagtatrabaho ay naging magaan na ang buhay namin kahit papaano. Nakabili na ulit kami ng TV at iba pang mga kagamitan sa bahay. Naibibigay ko na ang gusto ng dalawa kong kapatid at hindi na kami nalilipasa ng gutom. Hindi ko nagawang panatilihing lihim ang trabaho ko sa mga kaklase ko sa school. Wala akong alam kung paano nila nalaman pero bigla na lamang yung kumalat. Kaya naging paboritong biktima muli ako ng mga bully. Pero hindi na ako kagaya noong una na palaging umiiyak at hindi kumikibo. Natuto na akong lumaban ng pisikalan. Maraming beses na naipatawag ang nanay ko sa school at ako pa talaga ang palaging lumalabas na masama. Kahit ang totoo ay hindi naman ako nananakit kung hindi mauuna ang mga kaklase ko na ibuli ako. Tiniis ko na lamang ang lahat ng yon hanggang sa makatapos ako ng high school. Mas naging magaan ang buhay ko nang matapos na ako sa pag-aaral ng sekundarya dahil puro pagtatrabaho na sa gabi ang inatupag ko. Lingid sa kalaman ng nanay ko ay palihim ako nag-iipon ng pera. Ang akala niya ay ginagastos ko lahat ng porsyento ko sa kinikita namin. Hindi niya alam ay nagtatabi ako. Naisip ko kasi na kapag nagkaroon na ako ng sapat na pera ay lalayasan ko na si Mama Cora at isasama ko ang dalawa kong kapatid. Hindi ko hahayaan na lumaki sila sa inang kagaya ng nanay namin. Dahil alam ko na kapag mag-isa kong umalis ay gagawin din niya sa mga kapatid ko ang ginawa niya sa akin. Kaya para mas mabilis akong makaipon ay hindi na ako tumanggi sa mga customer na ibinibigay niya sa akin, Papa Dudut. Ngunit may pagkakataon talaga na hindi kaya ng katawan ko kagaya na lamang kapag meron akong sakit
o kaya ay masama ang aking pakiramdam. May isang beses na hindi ko talaga kaya. Umaga pa lamang ay sinabi ko na sa nanay ko na pass muna ako. Kaya wag na siyang makipag-usap sa mga customer namin. Ipagpapahinga ko muna ang katawan ko kahit na isang araw lamang. Ang akala ko ay naintindihan niya ako. Natutulog na ako ng gabing yon nang ginising niya ako. Pinapaligo at pinapaayos niya ako dahil meron daw akong customer na mayamang Chinese. Mag-escort daw ako sa paglalaro ng Chinese sa casino at pagkatapos ay alam ko na raw ang gagawin namin ng Chinese pagkatapos nitong mag-casino. Masaba ang pakiramdam ko, ma. Ang bigat ng katawan ko, hindi ba nagsabi na ako sa inyo kaninang umaga? Hindi ko talaga kaya, bukas na lang ng gabi, nakikiusap kong sabi. Hindi pwede. Big time tong Chinese na to at nakapag-advance na siya. Ngayong gabi ka na niya gusto kaya bumangon ka dyan, pamimilit pa ni Mama Cora. Hindi ko talaga kaya, pasensya na. Bukas na lang po ng gabi, kailangan ko talagang magpahinga ngayon, giit ko. Wala ka talagang utak, Yasmine? Kapag ito nawala pa sa atin at napunta sa iba, ikaw talaga ang sisisihin ko, ha? Inuman mo yan ang paracetamol at lalakas ka ulit. Nagagalit niyang sabi. Hayaan mo nang mapunta sa iba kaysa katawan ko ang tuluyang bumigay. Marami pa siguro tayong makikitang mas big time sa Chinese na yan. Pangangatuwiran ko. Sige, hindi na kita pipilitin. Isa na lang sa kapatid mo ang ipapadala ko doon o silang dalawa na lang. Alam ko may matatanda na mahilig sa bata. Siguro nga ay dapat ay umpisahan ko ng ibenta ang mga kapatid mo para kapag hindi ka pwede ay meron akong reserba, ang sabi pa ni Mama Cora. Napabangon ako sa mga sinabi niya, Papa Dudut. Hindi ako makapaniwala na magagawa niya yon sa mga bata kong kapatid. Para bang tuta ang mga ito na ipinagbebenta. Hindi mo pwedeng gawin yan sa mga kapatid ko, ma. Pumayag na ako na maging pokpok kagaya mo kaya lubayan mo sila. Naiiyak kong galit, Papa Dudut. Pwes, e kumilos ka na kung ayaw mong pati sila itulad ko sa'yo. Napaka-drama mo, ang arte-arte mo. Kita mo na nga at nakakabangon ka. Bulyaw niya sa akin. Papa Dudut, natakot ako na totohanin ng nanay ko ang kanyang mga sinabi. Kaya kahit na hindi maganda ang pakiramdam ko ng gabing yon ay pinilit kong makipagkita sa mayamang Chinese na customer ko. Ilang oras ko siyang sinamahan sa pagkakasino, uminom na rin muna ako ng gamot bago ako umalis kanina sa bahay. Mas lalong sumama ang loob ko sa nanay ko. Hindi dahil sa pinilit niya akong magtrabaho kahit may sakit ako, kundi dahil kaya niyang itulak sa ganitong trabaho ang mga kapatid ko kahit bata pa sila. Doon ko na-realize na kailangan na naming makaalis sa poder ng nanay namin. Pag-uwi ko ng umaga ay mas lalong lumala ang lagnat ko. Pagkabigay ko ng pera kay Mama Cora ay natulog na ako dahil alam ko na pipilitin niya ulit akong magtrabaho mamayang gabi. Mabuti na lamang at mabait yung Chinese at hindi siya masyadong nag-expect sa akin ang sabihin ko na masama ang aking pakiramdam. Nakaintindi siya ng kaunting English kaya kahit papaano ay nagkaintindihan kami. Mukhang nakaramdam si Mama Cora na hindi ko talaga kayang lumabas kaya hinayaan na niya muna ako magpahinga ng buong araw hanggang gabi. Pero umalis siya kinagabihan at hindi niya sinabi kung saan siya nagpunta. Parang himala rin na biglang bumuti ang pakiramdam ko. At dahil medyo maaga pa ay naisipan kong ilabas ang dalawa kong kapatid na babae na itatago ko na lamang sa pangalan na Andrea at Erica. Sinabihan ko sila na maligo at magbihis dahil kakain kami sa labas. Nagtaka ako kasi hindi ko sila nakitaan ng kasiyahan. Samantalang dati kapag kakain kami sa labas ay tuwang-tuwa sila. Kasi alam nila na hindi lang yun ang gagawin namin. Pagkatapos kumain ay palagi ko silang dinadala sa mall para ibili sila ng damit o kaya ay kung ano ang magustuhan nila. Gusto ko kasi na i-spoil silang dalawa lalo na at kahit papaano ay may kakayahan akong gawin yon. Nilapitan ko silang dalawa, hindi kasi nila inalis ang mata sa TV. Bakit parang hindi kayo masaya na lumabas tayong tatlo? Ayaw nyo ba? O may
iba kayong gustong gawin? Nababahala kong tanong. Hindi sila sumagot pero napansin ko na nagkatinginan silang dalawa na parang may gusto silang sabihin sa akin at nagtuturoan sila kung sino ang magsasabi. May gusto ba kayong sabihin sa akin? Tanong ko. Tumango silang dalawa. Andrea, ikaw nang magsalita ha, ikaw ang mas matanda, turan ko. Ang akala ko ay simpleng bagay lang ang sasabihin ni Andrea sa akin, Papa Dudut. Pero labes akong nagulantang sa aking mga nalaman. Hindi ko naihanda ang aking sarili nang umamin sa akin si Andrea na may pinapagawa sa kanila ni Erica ang nanay namin noon. Isang gabi raw na wala ako ay pinaghubot-hubad daw sila ni Mama Cora, sina Andrea at Erica. Gamit daw ang cellphone ay kinunan sila ng nanay namin ng picture at video. Narinig din daw ni Erica na may kausap sa cellphone si Mama Cora at sinabi nito na isisend nito ang mga pictures at video nina Andrea at Erica. Nanginig ang buong katawan ko sa mga nalaman ko, Papa Dudut. Umabot na sa sukdulan ng pagtitimpi ko para sa aming nanay. Oo, alam ko na utang namin ang buhay naming magkakapatid sa kanya pero sobra na siya. Hindi na anak ang tingin niya sa aming tatlo. Para na kaming mga hayop na kung kani-kanino niya ipinagbebenta. Kaya nang gabing yon ay naging buo na ang desisyon ko. Kinausap ko ang dalawa kong kapatid at ipinaliwanag ko sa kanila na hindi na kami safe sa bahay na iyon hangga't kasama namin si Mama Cora. Mabilis ko silang nakumbinse na sumama na sa akin sa pag-alis. Sinamantala namin na habang wala pa si nanay, mga damit at pera lang ang dinala naming tatlo. Nagmamadali kaming umalis at tinawagan ko ang isa sa mga dati kong customer. Isa siyang byudo na may kaya sa buhay na naging kaibigan ko. Nagpatulong ako sa kanya at pansamantala ay pinatuloy niya kaming magkakapatid sa bahay niya. Hindi rin kami nagtagal doon, Papa Dudut, dahil may nakuha akong maliit na apartment. Mag-iisang buwan ang nakalipas bago ako nakatanggap ng tawag mula kay Mama Cora. Galit na galit siya sa akin. Bakit ko raw itinakas ang dalawa kong kapatid? Pinababalik niya ako at nagbanta pang sasampahan ako ng kasong kidnapping. Ngunit tumiklop siya nang sinabi ko sa kanya na siya ang ipapakulong ko dahil alam ko ang ginawa niyang kababuyan kina Andrea at Erica. Sinabi ko rin na kapag ginulupan niya kami ay hindi ako magdadalawang isip na ipahuli siya sa mga pulis. Anak Yasmine, aabot pa ba tayo ng demandahan? Maawa ka sa akin. Mag-isa na lamang ako sa bahay. Ang lungkot-lungkot, bumalik na kayo. Nagmamakaawa niyang sabi. Bigla siyang bumait dahil natakot yata na ipakulong ko talaga siya. Ayaw na namin bumalik dyan, ma. Hindi anak ang tingin mo sa amin eh. Pumayag ako sa gusto ninyo na ibugaw ako sa kung sino-sinong lalaki. Tiniis ko kahit nandidiri ako sa tuwing may lalaking gumagalaw sa akin. Pero para idamay mo sa kababuyan mo ang mga kapatid ko, ibang usapan na yun. Puno ng hinanakit na sabi ko. Ginawa ko lang yun kasi hindi ko na alam kung paano kayo bubuhayin. Wala na akong customer kaya ikaw nang ginamit ko, Yasmine. Bumalik na kayo. Wala na akong pera, anak. Mamamatay ako dito sa gutom. Sumisinghot siya na parang umiiyak pero may hinala ako na pinipeke niya ang kanyang pag-iyak. Alam kong hindi ka mamamatay sa gutom ha. Alam kong gagawa ka ng paraan para magkapera ka. Kaya hindi mo ako madadala sa mga ganyang drama. Pasensya ka na pero hindi na muna kami babalik sa inyo. Huwag kang mag-alala kasi ako na ang bahala kina Andrea at Erica. Pinapangako ko na palalaking ko sila ng maayos. Magtatrabaho ako ng marangal kahit na hindi malaki ang sahod. Mag-ingat ka ma. Mahal na mahal ka namin. Umiiyak kong sabi bago ko tinapos ang pakikipag-usap kay Mama Cora sa cellphone. Yon ang naging huling pag-uusap namin, Papa Dudut. Nagpalit na rin kasi ako ng number kaya hindi na ako na-contact ng nanay namin. Alam kong matatawag akong isang masamang anak dahil sa pag-iwan ko sa kanya.
Ang sa akin lang kasi ay gusto kong maproteksyonan ng mga kapatid ko, Papa Dudut. Mga bata pa sila at ayokong isipin nila na normal at tama ang pinapagawa sa amin ng nanay namin. Kaya hanggang maaga pa ay gumawa na ako ng paraan para mailayo sila sa ganong klase ng buhay. Noong nakaraang taon ay lihim akong nakibalita sa kaibigan ni Mama. May bago ng asawa si Mama Cora at sa ibang lugar na nakatira. Sa pagkakaalam niya ay huminto na rin ito sa pagbubugaw. Sinabi ko ang balitang yon kina Andre at Erica at tinanong ko sila kung gusto nilang bumalik na kami sa nanay namin. Ayaw pa raw nila. Natatakot daw sila na baka ulitin ni Mama Cora yung ginawa nito sa kanilang dalawa. Hindi ko na sila pinilit at naiintindihan ko na nasa pagkatao pa rin nila yung trauma at takot. Sinabi rin nila na hindi na namin kailangan si Mama Cora dahil nabubuhay ko sila ng maayos at sa marangal na pamamaraan. Nagtatrabaho na kasi ako sa isang BPO company, Papa Dudut, at kahit paano ay nakaka-survive naman kaming magkakapatid at malapit na ring makapagtapos sa college si Andrea. Ganun pa man ay hindi ko sila tinuturuan na mas magalit sa nanay namin. Ang itinuturo ko sa kanila ay ang magpatawad. Pero siguro ay hindi pa ngayon ang panahon para sa ganoon. Kung ako naman ang tatanungin kung handa na ba akong bumalik kay Mama Cora o kaya ay kung napatawad ko na ba siya. Sa ngayon ay hindi pa pero gusto ko siyang makita, Papa Dudut. Gusto kong malaman niya na kahit papaano ay natupad ko ang sinabi ko na ako na ang bahala sa dalawa kong kapatid. Nararamdaman ko naman na malapit na ang araw na yon at sana kapag nagharap kami ay nagbago na nga siya. Sana rin ay mapatawad niya ako kung meron man akong kasalanan at pagkukulang sa kanya bilang isang anak. Hanggang dito na lamang, Papa Dudut, at maraming salamat sa pagkakataon na maibahagi ko sa marami ang aking kwento. Lubos na gumagalang, Yasmine. Masakit isipin para sa isang anak na kagaya ni Yasmine na sariling nanay niya ang nagtutulak sa kanya para gumawa ng hindi maganda. Hindi valid reason ang kahirapan o gutom para gumawa tayo ng mali o illegal. Maraming paraan para tayo ay kumita ng pera sa paraan na legal at may pagmamalaki ka pa ng mga anak mo. Alam ko na marami ang nakakaintindi kay Yasmine at sa mga kapatid niya kung bakit hindi pa nila matagpuan ng pagpapatawad sa kanilang puso. Hindi naman talaga biro ang pinagdaanan nila, lalo na si Yasmine, sa kamay ng kanilang sariling ina. Hindi bagay o hayop ang mga anak para ito ay lagyan ng presyo at ipagamit sa ibang tao. Bilang isang ina, ikaw dapat ang gumagabay sa mga anak para sa ikakabuti nila. Sana sa takdang panahon ay mahanap mo na, Yasmine, ang pagpapatawad sa iyong puso dahil mas masarap mabuhay dito sa mundo nang wala kang dinadalang bigat sa iyong dibdib. Hanggang sa muli, ako po si Papa Dudut. Don't forget to like, share, and subscribe. Maraming salamat po sa inyo and God bless. Ang buhay ay mahiwaga, mahiwaga, mahiwaga. Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka sa Papa Dudut Stories. Kami ay iyong kasama. Papa Dudut Stories.